Inanunso ng Lex Moto two-wheeler brand na nakabase sa United Kingdom ang bagong offering nito, ang XDV300, na nakalaan para sa international market. Sa mga makikitang katangian niyang nakafocus sa adventure, ang XDV ay isang paalala na ang mga scooter ay higit pa ang magagawa kaysa sa mga simpleng biyaheng pang point A to point B ng mga riders. Katulad ng Honda XADV, nag-uumapo din ang pagka-adventure scooter ng XDV300. Sa taas at rugged na tindig nito, na sinamahan pa ng mabangis na front apron, na may split-type na LED headlamp at isang mataas na windscreen. Idagdag pa ang maskuladong bodywork mula harap hanggang likuran, habang ang malaki niyang exhaust, 13-inch wheels, at block pattern tires, ay ang lalong nagpaasim sa kanyang dominante ng visual appeal. Kasabay ng adventure styling ng XDV300 ay ang mahabang listahan ng mga features nito, gaya ng heated grips, adjustable windscreen, full LED lighting, at isang data-extensive fully digital instrument console. Ang mga mahilig sa adventure rides ay maaari ding maglagay ng optional na hard panniers para makabit-bit ng mga ekstrang bagahe, nang hindi isinasaalang-alang ang komportableng long ride kahit may kaangkas pa ang rider. Nakakuha din ito ng isang malaking 13.5 liters na fuel tank. Ang nagpapatakbo sa Lex Moto XDV300 ay isang Euro 5 compliant, 279cc, single-cylinder engine, na gumagawa ng maximum power output na 25.5 horsepower sa 8,250 RPM. Ito ay sinasabing may kakayahang makakuha ng top speed na 128 kilometers per hour. Para naman sa kanyang hardware package, ang nagpapahinto sa XDV300 ay mga disc brakes at ABS sa magkabilang dulo, kasama ang KYB fork sa harap at preload adjustable, gas-charged monoshock sa likuran. Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung makakarating ba ang Lex Moto XDV300 sa baybayin ng Pilipinas. Ngunit sa bilis ng pagpasok ng mga bagong motorcycle brands dito, ay hindi rin natin masasabing malabong makapasok ito. Para naman sa kanyang pricing and availability, ang Lex Moto XDV300 ay inaalok sa blue color sa UK market, simula sa halagang £4,699 o katumbas ng humigit kumulang 325,000 pesos sa Pilipinas kung ang pagbabasehan ay ang kasalukuyang halaga ng palitan ng pound sa peso.